Kung gagawin mo kung isang araw, ay may mga biglang may masasamang loob ang walang ano-ano'y pumasok sa inyong tahanan at ginapos ang iyong kasama sa bahay. Kasama ka na at ang iyong buong pamilya. At kinuha ng mga tinatawag nating mga akyat bahay ang mga pera at gamit na pwede nilang pagkakitaan. Manlalaban ka ba sa ganitong delikadong sitwasyon o hahayaan na lamang silang kunin ang lahat ng nais nila? Huwag lamang saktan ang iyong pamilya na mga halang na bitukang mga taong ito. Halos ganito ang nangyari sa isang sikat na artista, politician at higit sa lahat, siya ay dating miyembro ng grupong Hagibis noong taong 70s hanggang 80s. Ang malaking tandang pananong natin, ano ang ginawa ni Sonny Parsons sa mga kawatan noong nagkaroon ito ng pagkakataon na gantihan ang mga ito? Yan ang ating aalamin sa araw na ito. Pero kaibigan, kung ngayon ka palang napadpad dito sa ating channel, classmate, kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Noong July 18, 2002, dakong 6:30 ng umaga, nangyari ang pagpasok ng anim na kalalakihan sa bahay ng isang aktor na si Sonny Parsons. Noong umaga kasing yun, ay inihatid ng maid ang anak ni Sonny sa labas ng kanilang bahay upang sumakay sa isang service patungong eskwelahan. Noong makasakay na ang bata sa service na maghahatid sa school at isasara na ng maid ang gate, ay biglang sumulpot ang anim na mga kalalakihan sa kung saan at pwersahang pumasok ng gate ang mga ito. Dahil sa pagbabanta ng mga ito sa maid at sa matinding takot na din nito, ay hindi na nito nagawa pang magbigay ng babala sa mga kasama. Agad na pumasok ang mga ito sa loob ng bahay at iginapos ang ilan pang kasambahay na nakita nila. Noong mga sandaling yun, wala nang inaksaya pa ang mga ito at kaagad na hinalughog nila ang mga kwarto ng bahay. Isa sa napuntahan nila ay ang kwarto ng dalawang anak na babae ni Sonny. Gaya ng inaasahan ay ginapos din nila ang mga ito upang hindi maalarma ang mga taong pwedeng hingan nila ng tulong. Habang sa kabilang kwarto naman ay mahimbing pang natutulog ang aktor na si Sonny Parsons. Nabigla na lamang ito noong maramdaman niya na may nakatutok na baril sa kanyang mukha. Kagad din nilang tinalian si Sonny at wala rin siyang nagawa dahil armado ang mga kalalakihan na ito ng baril at mahahabang mga kutsilyo. Samantala, ang ilan sa grupo ay nagsisimula ng kumuha ng mga gamit ng pamilya. Nakuha nila ang Sony na video cam ng mga Parsons, ang cellphone ni Sonny na 6210 at ang 130,000 di umano na nakuha sa isang itim na bag. Kasama na rin ang ilang mga alahas at cellphone ng mga ilang kasambahay. Sa puntong ito ay naging kalmado lamang ang artista at tila nagmamatyag at nag-iisip kung paano niya malilin lang ang mga ito. Ilang saglit pa, habang abala ng anim sa pagnanakaw ay biglang nagsalita si Sonny Parsons. Bilisan nyo, tuwing umaga may mga nagpapatrolya ng mga pulis dito sa area at minsan dito rin nag-almusal ang mga yon. Sigurado kong kakatok sila dito sa bahay. At magtataka mga yon kapag walang taong sumalubong sa kanila para pumasok. Mabibisto kayo, kaya dalian nyo na lang. Sa narinig na ito ng anim na masasamang loob ay tila natakot ang mga ito at nagmamadaling lumabas ng bahay. Gayunpaman, habang papalabas ang mga kawatan ay unti-unti na ding kinakalas ni Sonny ang pagkakatali. Ngunit biglang lumabas ang isang katulong mula sa CR na nagawang makapagtago noong nakita nito ang mga kalalakihan. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Sonny Parsons na kunin ang kanyang 45 na baril sa kanyang lihim na taguan at hinabol ang anim na kalalakihan na nooy nakasakay na sa jeep na minamaneho ni Ben Peralta. Dahil iilang metro pa lamang ang layo ng jeep ay nagawa pa din ni Sonny na makapagpaputok sa mga ito at sa unang kalabit ng gatilyo ni Parsons ay agad na tinamaan sa ulo ang isang salarin at on the spot din na nawalan ng buhay. Hanggang sa magpalitan ng putok ang dalawang panig at tamaan naman ni Sonny ang isa pa sa sikmura na si Joram Gasete. Noong mapansin ng mga akyat bahay na tila nawalan na ng bala ang artista, ay bumaba ang isa pang suspect sa jeep at nilapitan si Sonny habang dala ang isang jungle bolo
at galit na sinugod si Sunny Parsons. Sa pagkakalapit nito kay Sunny ay nagpangbuno ang dalawa hanggang sa mangibabaw ang lakas ng artista. At ginilitan din ni Sunny ang lalaki gamit na din ang jungle bolo na dala ng salarin. Naisugod pa din ito sa ospital pero namatay din kalaunan. Samantala, ang ibang mga kasama naman na nasa jeep ay pinatakbo na ito at dinala sa ospital ang kasamang tinamaan sa tiyan na si Gasete. Pero ang pagkakadalang ito kay Gasete sa ospital ang naging dahilan para mahuli ito ng mga kapulisan at makuha ang 5110 na cellphone ng isang kasambahay, dalawang 38 na baril at isang 22. At sa ginawa pang follow-up operations ng otoridad ay natunto nila ang iba pang mga salarin at nakuha sa kanila ang video cam ni Sunny Parsons, mga alahas at ang 6210 na cellphone. Sa katapang na ipinakita ni Sunny Parsons ay ginawa rin ito ng parangal ni dating General Aglipay sa Marikina. Pero ito ang tanong, bakit tila ang lakas ng loob ni Sunny para harapin ang mga kawatan? Dito ka mabibigla sa pagkatao nito. Si Sunny Parsons pala bukod sa pagiging dating member ng grupong Hagibis na nagpasikat ng kantang Legs, Katawan at Lalaki na kadalasang naririnig noon sa sitcom na Palibhasa Lalaki at isang magaling na action star. Ay parang magasin din pala ito ng baril na fully loaded sa kaalaman pagdating sa self-defense at tactics na hindi nakita ng mga kawatan. Si Sunny Parsons pala o Jose Nabiula sa tunay na buhay o alias na Jong, ayon sa aking pananaliksik, ay dating naging Philippine Constabulary bago pa ito maging miyembro ng Hagibis. At kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang ama ay ganito din. Si Sunny Parsons ay president ng Allied Forces of the Philippine Civilians Volunteers na naglalayo na makatulong sa ibang tao at pagtulong sa pagsugpo ng krimen dito sa Pilipinas. Bukod pa dun, si Sunny Parsons din pala ay nagsusulong sa responsableng paggamit ng baril at nagtuturo ng mga skills, tactics at defensive shooting sa ibang mga tao. Sa madaling sabi, ang kaalaman sa baril at pagdedepensa ay pinag-aralan na maigi ni Sunny at talagang mahusay sa pagkalabit ng gatilyo. Samantala, noong kumalat ang kabayanihang ito ni Sunny sa buong Pilipinas, ay hinangaan ito ng karamihan. Ngunit, hindi ang lahat ng tao. Dahil ayon sa aking nasaliksik, ay sinalungat daw ng human rights ang ginawa nitong pagpatay sa dalawang salarin. Hindi ako masyadong sure dito at hihingin ko ang ilang nakakaalam sa inyo kung totoo ba ito. Meron din ako nakalap na impormasyon na si Sunny daw ay may dugong Muslim. Samantala, noong matapos ang insidente ay pinagpatuloy pa din ni Sunny ang pagtulong sa kapwa kasama ang kanyang grupong Allied Forces at tumakbo din ito sa politika sa Marikina. Hanggang noong May 10, 2020, habang nagsasagawa ang kanyang grupong mga riders ng charity event sa Tayabas, Quezon, ay bigla na lamang daw nawalan ito ng malay at natumba. At kalaunan ay nawalan ito ng buhay dahil sa atake o heat stroke, dahil na din daw sa tindi ng init noong araw na yon. Nagluksa ang industriya sa kanyang pagkawala, ngunit nakatatak pa din ang kabutihang ginawa nito sa kanyang kapwa. Kung kayo ang tatanungin ko kung sakali man na may manloob sa inyong tahanan at nagkaroon ka ng pagkakataon na gumanti, gagawin mo din kaya ang ginawa niya o mananahimik na lamang kesa mapasama pa ang iyong pamilya? At sino dito ang mga daddy at mommy, lolo at lola ang nakakakilala sa kanya at humanga sa grupong Hagibis? Sige nga po, tignan natin sa ating comment section. Maraming salamat po.